Hanikanyang hakbang na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para tugunan ang banta ng El Nino sa supply ng tubig. Isa sa mga panukala, pagre-recycle ng tubig ulan. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Kung ang basura nire-recycle, dapat daw pati tubig. Ganyan ang ginagawa sa lungsod ng Marikina sa pamamagitan ng rainwater catchment gaya nito. Si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ipinapanukalang magkaroon niyan ang bawat lungsod para makaipon ng tubig. Pwede po itong gawin sa ating mga lungsod. Halimbawa, sa amin sa City Hall, pwede kami maggawa ng rain catchment area. Ganon din sa aming mga barangay halls, sa aming public schools, ating government facilities, at ganon din sa kanya-kanya mga tahanan. Balak na daw nila itong simulan sa lalong madaling panahon. Kami po sa San Juan ay maglalaan ng pondo upang bumili ng mga drums para ipamahagi sa ating local government facilities at titingnan natin kung kakayanin pati po sa ating mga barangay. Challenge accepted naman ito ng ilang mga taga San Juan. Ngayon pa lang, inihahanda na nila ang iba't ibang container na maaaring pag-imbakan ng tubig ulan. Si Aling Cecilia gumamit pa ng sako para tiyak na swak sa timba ang tubig ulan mula sa alulod. Magre-ready po kami ng drum, tapos halimbawa man umulan, doon po kami mag-iipon, mag-iimbak ng tubig kung mayroong malakas na ulan. Tapos pag, sa pagtitipid, halimbawa yung nilabahan namin, pwede namin ano namin sa CR. Ang inahanda namin, mga drum, mayroon na po kaming nakahanda na para dyan sa darating na El Nino na inaimbakan ng tubig. Wag na po nating antayin na dumating yun na wala tayong dapat gawin. Dapat, sa ngayon pa lang, bumili na tayo ng mga imbakan para kung sa ganon, mayroon tayong mga gamit oras na mawala ng tubig. Una ng inanunsyo ni Mayor Zamora na sa taong ito, wala na munang mangyayaring basaan sa darating na kapistahan ng kanilang lungsod sa June 24 bilang bahagi pa rin ng kanilang pagtitipid. Ako ay humingi po ng pag-unawa at pagsuporta sa ating mga mamamayan sapagkat mas mahalaga po para sa atin ngayon ang magtipid ng tubig sa gitna po ng krisis ng El Nino. Ang pamunuan naman ng Pasay, ikakabit umano sa kanilang mga konstruksyon ang gagawing hakbang para sa pag-iipon ng tubig. Yung gagawin namin doon na mga parks and other development, magkakaroon kami ng rain catchment doon sa ilalim ng mga gagawin naming mga programa. Handa naman daw ang siyudad ng Malabon na magpatupad ng mga ordinansa para matiyak ang pag-iipon at magpapahalaga sa tubig. Katulad po ng ibang syudad, gagawa rin po kami ng mga ordinances at resolution. At hindi naman na porkat El Nino lang dapat magtipid ng tubig kasi ang water po is not a finite, is not an infinite resource. Finite din po ito. So dapat sa lahat ng pagkakataon, maging maayos ang paggamit dito sa ating resource na to. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.